ka lang ba? Ano? Excited ka na ba sa bagong posisyon mo sa trabaho? Oo, mahal. Sobrang excited. Pero kinakabahan ako, kaya gumising ako ng madaling araw para siguraduhin na tama lahat ng sasabihin ko mamaya. Ayoko na kasi pumalpak sa presentation eh. Nakakaya kay Lito. Mahal. Yakan-yakan mo yun. Ikaw pa. Eh, napakagaling mo sa napakatalino mo. Talaga mahal ko. Andali. Hello? Lito? Alyana, nasa ka na? Oo, pasensya ka na. Malilate ako sa trabaho ngayon, ha? Pero malapit na kami sa mansyon. Dito ka na dumiretso sa golf course. Nandito na ako. May surpresa ako sa'yo. Sige. Pupunta kami dyan. Sige. Mahal, pwede bang sa golf course mo lang daw kami hati ni Bubbles? Kasi yan na daw si Lito, pati yung mga investors, eh. Oo, sige. Doon na lang kay hatid. Huwag kinakabahan ka. Oo. Huwag kang kabahan. Yaka-yaka mo yun. Alam mo, mahal. Sobrang proud ako sa'yo. Gusto ko malaban mo. Tignan mo, pati si Boss Lito, pinagkatiwalaan ka. Tinaas agad yung posisyon mo. Nakakagulat nga, mahal eh. Pero nakaka-excite. At least nagagamit ko na ngayon yung pinag-aralan ko, no? Best talaga yung asawa ko. Paano, tatawagan na lang kita mamaya, ha? Mahal, huwag ganun pakapagod, ha? Huwag papalipas ang gutom. Ikaw din. Mas magpagod ka dun. Kaya-kaya ko yun. Boss! Boss! Boss Lito! Ah, boss! Ganda maga po. Nagagahan na ba kayo? Gusto yung kumain mula dito? Eh, boss, hindi na. Nakakayaw. Doon na lang ako sa rancho. Sige, kayo bahala. Unang araw ni Alyana ngayon sa bago niyang pwesto, ha? Suportahan mo siya. Akong bahala. Sige, ha? Mag-iingat ka, ha? Ikaw din mag-iingat ka. Baka mamaya kung anong ginagawa niyo sa kwadra. Anong gagawin namin ito? Mga kabayo doon, nakulit nito. Ay, mahal yung gamit niyo. Ay, oo nga pala. Ako, mahal. Salamat, ha? Ako. Mahal, galingan mo sa presentation mo, ha? Itong unang araw mo sa bagong posisyon mo. Nakabahan nga ako, mahal, eh. Huwag kang kabahan. Yaka-yaka mo yun. Sige na, hindi ka na ni Boss Lito. Sige. I love you. I love you. Huwag kang mapakapagod, ha? Ikaw din, Victor. Huwag kang magpapatuyo ng pawis dyan sa likuran mo, ha? Paano? Dadalhan ko na lang ulit kayo ng merienda mamaya. Mag-aabala ka pa. Makakaya naman. Bakit? Si Boss Lito naman ang nag-utos sa akin, eh. Alam mo, Roxanne, napakaswerte ng lalaki magpapangasawa mo. Bakit naman? Napakasimple mo. Masipag, matapang. Maalalahanin sa mga taong minamahal mo. Bakit mo naman nasabi yan? Roxanne, pinagmamasdan kita. Palagi. Ikaw, Victor, ha? Binobola mo ako. Dati nung nandun pa tayo sa opisina, napakatahimik mo. Parang hindi ka makabasag pinggan. Ngayon, natuto ka ng mambola. Yan ba ang natutunan mo ka na dalisay? Alam mo, Roxanne, hindi kita binobola. Sinasabi ko lang yung totoo. Napakaswerte ng lalaki mapapangasawa mo. At napakaganda mo. Tama na nga. Maniniwala na ako niyan sa'yo, eh. Sige, mauna na ako, ha? Okay, ito tayo, mamaya. Sige. Mag-ingat ka. Ikaw din. Gusto ko i-develop ang area na ito ng golf course. Ang plano ko dito, gagawin ko isang retirement village. Para yung mga taong retired na, pwede sila magpatayo ng bahay dito. Makapag-relax. Pag-gising nila sa umaga, makakalangap sila ng sariwang hangin. Makakain ng sariwang pagkain.
At kapag wala silang ginagawa, eh, pwede silang pumalo doon sa golf course. Napakagandang vision naman nandito. Ang ganda nito pag nabuo natin. Eh, Lito, hanggang saan ba yung lupain mo? Lahat na natatanaw ng mga mata nyo, lahat yan nabili ko na. Alyana, tingnan mo, natatanaw ko dito yung taalik. Parang kung saan tayo nakatira ngayon. Kaya ako nga binili ang lupang ito. Dahil tuwing nakikita ko ang taal, naalala kita, Alyana. Ha? Di ba ng mga bata pa tayo? Lagi tayo nakatingin dyan. Sa bulkan na yan. Kaya tuwing nakatingin ako dyan, naalala ko yung mga panahon na yan. Alam nyo nga, iba lang ako. Alam nyo ba tong si Macoy? Ang pangarap din niya, maging pulis. Totoo, sir. Totoo ba yan? Totoo po. Pulis talaga po. Kasi napansin ko sa panahon ngayon, kailangan ng mga matitinong pulis po eh. Pero Macoy, mahirap ang buhay ng pulis ha. Hindi lahat ng pulis matino. Minsan, dadaan at dadaan ko talaga sa pagsubok. Lalong-lalo na dito sa bansa natin. Napakahirap ng trabaho ng isang pulis. Araw-araw, nasa pangalibang buhay namin. Pero hindi halos sapat ang sinusweldo namin. Kaya meron kaming ibang mga kasamahan na napipilitan gumawa ng masama. Kaya sana balang araw, kung matutupad mo ang pangarap mo at maging pulis ka, sana maging matapat kang pulis. Pangako, Cardo. Manager, mga sir. Pinapangako po sa inyo, magiging isang mabuting pulis po ako. Nasa Macoy, tandaan mo. Ang pagiging isang pulis, ito ay isang tungkulin na sinumpaan at kinakailangan panindigan. Alyana, gusto ko sana ikaw ang humawak ng project na ito. Napakalaking investment ang gagawin natin dito. Nako, Lito. Teka lang, Lito, ha. Wala akong alam sa pagpapatay ng real estate. At saka kakapromote mo pa lang sa akin, di ba masyadong malaking obligasyon to? Huwag ka pang hinahanan ng loob. Dahan-dahan matututunan mo rin ang lahat ng yan. Tingnan mo ko. Hindi ko naman nakamit ang lahat ng ito ng biglaan. Step by step. Ilang beses na rin ako nadapa. Huwag ka mag-alala, nandito lang ako. Ano ka ba, Alyana? Ang gandang opportunity yung binibigay sa'yo ni Lito. Hindi basta-basta ipinagkakatiwala yung ganyan, ha? Ibig sabihin, grabe ang tiwala niya sa'yo. Alyana, dahil kilalang kilala na kita, alam ko hindi mo ako bibiguin. Lahat ng nakamit ko, gusto ko makamit mo din. Magtulungan tayo. Clarice! Pa! Clarice, parine ka. Ano po yan? Oh, gamitin mo to ha, kasi napakainip pananggayan sa araw. Opo. Eh, sayang naman kasi ang balat mo. Napakakinis. Napakaputi. O, di ba? Ganda-ganda mo pa. Kaya kailangan mo yan, protection sa araw. At saka ito, bimpo. Ilalagay mo yan sa likod mo, ha? Ayoko matutuyang ka ng pawis sa likod. Tsaka pagka, kunwari, kumukuha kayo na ng mga rambutan doon, ha? Huwag mong hahayaang gapangan ka ng higad. Ano po yung higad? Higad, yun yung pagka umano sa balat mo, kumapit sa balat mo, napakakate. Ngayon, sabihin mo sa akin, pagka ginapangan ka ng higad, lalagyan natin ng suka. Suka? Oo. Yun ang gamot sa higad, anak. Salamat po, Aling Maringa. Palagi niyo po ako inaalagaan. Thank you po. Lagi ko pong naalala sa inyo yung mommy ko. Kasi ganyan-ganyan din po siya. Lagi niya din po ako inaalagaan. Wala na po kasi siya. Sana hindi pa huli, no? Magkaanak kami ni Ramon ng katulad mo. Ang ganda-ganda mo, ang puti-puti mo. At ang bait-bait mo pala. Pati kayo, no? Kita mo yan? Yung kumpol-kumpol? Oo nga, no? Pero alam mo,
Kahit pag samasamayan mo pa yung mga matatamis na mga rambutan na yan, eh, may mas matamis pa dyan. Alam mo kung ano? Ano? Yung mga ngiti mo. Ikaw naman, binubolo mo pa ako. Spinoza! Alam mo yung style mo? Napakabaduy! Inggit ka lang! Biruin mo, kakapromote mo lang. Tapos, napakalaking project yung mga pinapahawak na sa'yo. Walang taong gagawa niyan, ha? Huwag na yan nasa isip mo, ha? Masamang bait na tao lang talaga si Lito. Boss, sigurado ka bang pagkakatiwala mo kay Alyana ng malaking project na to? Malaking investment na kataya natin dito. Isa pa, dito nakadikit lahat ng negosyo natin. Alam mo, Salvador, huwag kang mag-alala. Ha? Kontrolado ko ang lahat ng ito. Eh, may tanong ako. Paano kung hindi si Cardo yung nakatuluyan mo? Tingin mo nakatuluyan kayo ni Lito? Ma, boss, huwag mo nang iniisip yung mga ganyang bagay, ha? Ito naman, no? Halimbawa lang naman, eh! Halika na. Marami pa tayong gagawin. Gusto ko kasama ko si Alyana sa lahat ng negosyong gagawin ko. Naintindihan mo? Pati yung hindi dapat malaman. Naalala na kita. Ikaw yung pulis na maangas tapos magaling makipagbarilan. Saka di ba yung tawag sa inyo, Agila? Tama ako, di ba? Naalala ko na yun. Teka lang, Cardo. Bakit nga ba kayo nandito? Ano ba nangyari? Mahabang kwento. Napaginitan kami ng asawa ng presidente. Si Lily. Oh? Eh, paano naman nila magagawa? Kalaban niyo ba sila? Hindi namin sila kalaban. Dati, kaibigan namin si Lily. At iligtas namin ang buhay niya. Hindi namin malaman kung ano nangyari. Pero mula na pangasawa niya ang presidente, bigla nag-iba ang lahat. Kinasuhan niya ng iba't ibang kaso si Lord Delpin para makulong ito. Pati ako, pinagbintangan nila sa isang krimen na hindi ko naman ginawa. Ibig mo sabihin, Cardo, ang asawa ng presidente ang kalaban niyo? Medyo mahirap yan. Eh, malaking tao pala yun eh. Saka, eh di yung presidente, galit na din sa inyo niyan. Oo. Siguradong galit na galit din sa amin ang presidente. Minsan na namin siya nakalaban. At iniligtas ang buhay niya. Pero hindi namin nakalain sa pagkakataong ito. Ay mas paniniwalaan niya ang napangasawa niya si Lily. Alam mo, Cardo, buti na lang dito kayo nagtago kasi ang si Boss Lito, malaking tao din yan. Hindi kayo basta-basta mahuhuli. Meron akong sorpresa sa'yo. Ano yun? Aww. Ang sweet po naman. Alam mo, ikaw pala yung unang lalaki na kapagbigay sa akin ng mga bulaklak. Di nga. Sa ganda mong yan? Oo, totoo. Ikaw pa lang talaga. Sobrang sweet mo. Thoughtful mo. Kaya naalala mo yung sinabi ko sa'yo. Sobrang swerte na magiging girlfriend mo. Sige, doon tayo mamitas. Sa banda ron. Gusto mo? Sige. Ha? Spinoza! Oh. Hindi ka nga rito. Para sa'yo yung bulaklak. Bakit? Siselos ka ba? Mukha kanya-kanyang diskarte lang yan. Ano sinasabi mo? Ikaw ah, punadong-punado na kita. Nahuhulog na yung loob mo dyan kay Clarice. Delikado yan. Mapapahamak tayo dyan. Anong mali dun? Ha? Isipin mo nga, kailan naging mali na magkagusto ang isang lalaki sa isang babae? Hindi siya mali. Nagiging mali lang siya. Depende sa pagkakataon at sitwasyon. Kaya ngayon, bakit ba natin binabantay si Clarice? Di ba? Para hindi siya makatakas. Napwerte ako, medyo napupuno na ako sa'yo eh. Bakit ba pati personal ko nararamdaman pinapakailaman mo? Hindi ako bata. Huwag gawing tanga. Alam ko kung anong tama't mali. Hindi ako namemersonal. Tatrabaho lang ako. Sabi ni Villa Party. Hindi ako ba't yung sakibigan ko na yan? Nung nagsabog ata ang Diyos ng sama ng loob, sinalo niya lahat eh. Sabi sa'yo, gusto niya bang lumayo ako sa'yo? Parang gano'n na nga. Eh, ayaw daw niyang nakikitang nagkakalapitan ng loob natin eh. Pero alam mo, hindi ako papayag dun. Patrick, ano ba kasing ibig sabihin ng lahat ng to?
Lahat ng pag-aalala mo sa akin, lahat ng pag-aalaga mo. Tsaka ito. Hindi naman ako manhid eh. Lion? Patrick, tayo lang yung close dito. Ikaw, ako, si Aling Marin. Kahit naman anong sabihin mo, maiintindihan ko eh. Mahalaga ka sa akin. Maiintindihan ko naman lahat ng sasabihin mo sa akin eh. Lahat kaya kong tanggapin. Pero hindi ko may tago eh. Langit ka. Lupa lang ako. Hindi tayo magkalibel. Patik, ano bang sinasabi mo? Lahat tayo dito, pantay-pantay tayo, pare-pareho tayo. Ano bang gusto mong sabihin? Bakit hindi mo ako diretsuhin? Doon tayo mamitas. Doon, oh. Maraming lambutan. Para may mibigay tayo kay Cardo, tsaka Aling Marin. Napatawag mo daw ako? Halika. Lunch tayo. At nako. Wag na. Nakakaya. Iniwan ko yung trabaho ko doon. Ikaw na lang. Alyana, huwag mo masyadong isipin ang trabaho. Ha? Ang trabaho, nakakapaghintay. Ang pagkain, maaaring lumamig. Halika, sabayan mo ako. Ako, dito ang dami naman yata ang pagkain at masyado. Kaya lang ba? Alam mo, Alyana, mahalaga sa akin ang pagkain dahil ayoko na maalala yung mga panahon na nagugutom ako. Yung mga panahon na wala naman ang sikmura ko. Tara. Kain tayo. Ah! Sarap pala, Lito. Pinagluto ulit ako ni Cardo. Sinigurado ko nang hindi matatapon to. Tumising pa siya ng madaling araw para ipaghanda to. Ayos lang ba kung pagsaluhan natin? Ayos lang. Sige, kainin natin yan. Ayun. O ngayon, matitikman mo na yung luto ng asawa ko. Mga paborito namin. Ganda dito, no? Sarap talaga ng mayaman. Lahat ng imposible, kaya mong ipatayo. Mahirap din maging mayaman, ha? Dahil kapag mayaman ka, marami kang problema. Marami kang obligasyon. Kaya ako, mas gusto ko yung simple lang ang buhay. Para simple lang din ang problema ko. Pwera lang ngayon. Ako nga, naisip ko, napakaswerte ko eh. Kasi kahit mahirap lang ako, ako pa rin ang pinili ni Alyana. Isa sa mga specialty ni Chef itong garlic shrimp. Napakasarap nito. Sariwang sariwa. Tikman mo. Sige na. Sarap. Mm. Sarap. Diba? Sariwang-sariwa nga. Buti, Cardo. Hindi nagustuhan ni Alyana si Boss Lito, no? Kung nagkataon, siya na siguro nagmamay-ari nito. Swerte niya siguro. Doon ko nagkakamali, manager. Hindi magugustuhan ni Alyana si Boss Lito. Hindi mahilig sa mayaman yun. Ang gusto nun, ako. Kaya kahit marami ang problema ngayon, sigurado ako, hindi ako pagpapalit ng asawa ko.